Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Itinaas ng Ministry of Labor ng Taiwan ang sahod ng mga home-based care workers nitong Agosto at 10. Pero sa kabila nito, maraming Pinoy ang umalma. Ang dahilan, alamin sa pagpapatrol ni Marie Yang. 2015 pa huling itinaas ng Ministry of Labor ng Taiwan ang sahod ng mga live-in caregivers o yung may mga inaalagaan sa bahay at household service workers. Mula sa 15,840 ginawang 17,000 New Taiwan Dollars o tinatayang 30,000 pesos. Pero nitong Agosto at 10, 20,000 New Taiwan Dollars na ang sahod ng mga live-in caregivers o katumbas ng 36,000 pesos. Matagal na itong sinusulong ng lahat ng labor-sending countries, no? Indonesia, Vietnam, Thailand, and the Philippines. Magkakaiba man yung ating amount na sinusulong kasi ang Pilipinas po, ang bago nating sinusulong ay ipapareho sa factory workers na 25,250. Kaya lang, ang decisionan ng Ministry of Labor is 20,000 yung increase. Pero ayon kay Meco Polo Taipei Director Attorney Cesar Chavez, hindi across the board ang taas sahod. Para lang ito sa new hires, rehires at mga workers for transfer. Hindi kasali ang old workers o yung may mga existing contract. Kaya ang mga gaya ng caretaker na si Chai na 3 taon pang hihintayin para makarenew ng kontrata, dismayado. Eh kasi po pari-pariho naman po kaming nagtatrabaho, pari-pariho din pong naghihirap. At saka feeling na unfair kasi mas nauna kami kaysa kanila. Meron kasi silang sariling batas din na hindi naman pwedeng baliwalain din ng Ministry of Labor yung tinatawag na yung contractual rights and obligations. Kasi pumirma yung employer, yung amo, saka yung worker ng kontrata, ganito yung terms and conditions of employment. Dapat tuparin muna nila yan bago sila maging entitled doon sa panibagong nilabas na regulasyon ng Ministry of Labor. Meron din namang ilang caretaker na bagamat may existing contract na umentuhan din matapos magkasundo ng kanilang mga amo. Mag-transfer na po ako next week kasi yung alaga ko dadalhin sa nursing home. Pero yung sahod ko dito nasa 20K na. Sa bagong lilipatan ko po, nasa 23 yung sahod. Tungkol naman po sa issue sa pag-increase, hindi po ako apektado kasi nag-demand po ako sa amo. Nakasaad naman sa bagong batas na ang mga workers na hindi pasok sa salary increase ay maaaring kausapin ang mga amo nila at hikayatin na taasan ang kanilang sahod. Ayon sa Meco Polo, higit 24,100 ang total home-based workers sa Taiwan. Para sa TFC News, Marie Yang, ABS-CBN News Taiwan. Isang PhilAm ang kasalukuyang nasa koma sa Peru matapos tangkaing akyatin ang Machu Picchu sa Andes Mountains. Humihingi na rin ng tulong ang kanyang pamilya sa US government para maiuwi siya sa Amerika. Nagpapatrol, Bev Llorente. Siya si Grace Ortega Loares, isang 40 anyos na PhilAm, fitness at adventure enthusiast na nakatira sa San Francisco Bay Area. Nagtungo si Grace kasama ng kanyang mga barkada para mag-hike sa itinuturing na pinakasikat na Inca archaeological site sa buong mundo, ang Machu Picchu, na nasa kataasan ng Andes Mountains ng Western South America. Ito na si Grace ngayon, comatose sa Clinica Pardo Hospital sa Cusco, Peru. Dinetalye ng kanyang kapatid na si Grace at pamangkin na si Dr. Hannah Loares Prasad kung paano naging kakilakilabot ang disinsanay dream vacation ni Grace noong August 9, matapos ang dalawang araw na hiking sa Machu Picchu. Her travel buddy, the three friends, she calls them travel friends, called me and said, oh, Grace is being airlifted to the nearest hospital because she passed out and that she might be suffering with pulmonary edema and possibly cerebral edema. What was the cause though? It was the high altitude.
Ang pag-akyat sa Machu Picchu ay tumatagal ng 4 na araw at may maximum level ito na tinatayang nasa 14,000 feet. Bagaman ang tinatawag na high altitude cerebral at pulmonary edema ay bihirang mangyari sa hikes dito, ang ilan ay dumaranas ng migraines, hallucinations, loss of coordination, memory loss at pinakamalala ang coma. Nagpahinga ang grupo ni Grace ng 2 araw bago mag-hike sa Machu Picchu. Pero alauna ng madaling araw, napansin nilang nakakaranas si Grace ng pain at discomfort. Inabot ng 16 na oras bago siya nadala sa ospital. Ang mga kaibigan ni Grace ay nakauwi na, ngunit naka-ventilator pa siya sa ICU sa Peru. Ayon sa kanyang pamilya, hindi pa rin nila nakakausap ang attending doctor ni Grace. There is activity, but on her most recent scan, she has brain lesions and she is sedated. So that's why they placed her on a ventilator only today. Humihingi ng tulong ang Loares family sa US government para maiuwi si Grace dito sa Amerika at dito na lang ituloy ang kanyang treatment. We just wish we had more support from the US embassy that is located there. Call and ask for help. They basically say that there's not much they can do in terms of helping facilitate to get her home. She does have a lot of medical bills and the hospital system there doesn't accept her insurance from here in the U.S. Si Grace ay isang registered nurse at bunso sa 9 na magkakapatid. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng nanay ni Grace ang sinapit nito sa Peru. I feel helpless. Yeah, we wish we have access to cash so we can pay for the hospitalization and also the airlift from Machu Picchu to the hospital. Mayroon ng GoFundMe page para sa mga nagnanais na tumulong sa pamilya Loares na maibalik si Grace dito sa Amerika. Para sa TFC News, Bev Lorente, ABS-CBN News. Nagpasiklab ang mga Pinoy artists sa prestigyosong art exhibit sa Paris, France. Tampok ang mga obrang sumasalamin sa sining at kultura ng Pilipinas. Nagpapatrol, Cory De Jesus. 7 Pinoy artists ang nagsama-sama sa art shopping exhibit na ginanap sa prestigyosong Carousel du Louvre. May tema ang exhibit na Pearl of the Orient kung saan binigyang pugay ng kanilang mga obra ang sining, kultura at tradisyon ng Pilipinas. Ipinaliwanag ng artist na si Angel Luna kung bakit napili niyang iguhit si Miss Universe 2018 Catriona Gray, suot ang costume mula sa South Cotabato. Miss Catriona Gray, di ba? She uses yung mga hardship niya at the silver lining to become of the Miss Universe. I'm having difficulties during the COVID times with mental depression. So I'm using the silver lining to made this artwork for me to be able to achieve my dreams. Pagbabalik tanaw sa pagkabata at buhay probinsya ang mga obra ni Vilma Lip, tulad ng paglalaro sa dagat, pagtatanim ng palay, at pag-ani ng bunga ng saging. When I'm painting, nire-reminis ko kung saan ako lumaki dahil na rin sa pagmamahal sa ugat natin bilang Pilipino. Ang paggamit ng tinatawag niyang blocks of life at prutas na mansanas na sumisimbolo ng pag-ibig ang tatak naman ng artist na si Lovely. All of my art is dedicated to my father and to my family and especially to the people who inspired me. Dagdag attraction naman ang pagsusot ng mga artist ng modern Filipiniana costume at barong na likha ng Pinoy fashion designer mula Pilipinas na si Clifford Daing. Pati mga banyaga ay napahanga sa disenyo ng mga Pinoy artists. And I think it gives a lot of joy and pleasure to our environment. So it's new because we have rarely Philippine artists in Paris. I observe that the Philippine people and the Philippine art are really different from the Chinese artists. I really like the exotic, you know, the colorful things. Yeah, it reminds me of many enthusiastic, something from the human nature. Kasama rin sa Pearl of the Orient team ang Pinoy artists na sina Marites Van Vianen, Grace de la Cruz, John Levent, Francis Eric Dimarukut, na ibinandila rin ang kanilang mga natatanging obra. Para sa TFC News,
Cory De Jesus, ABS-CBN News, Paris, France. Makatotohanan na naging bugbugan ni Brad Pitt, Brian Tyree Henry at Aaron Taylor Johnson bilang magkakaribal na assassin sa pelikulang Bullet Train. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. Ipinamalas ni Brad Pitt ang kanyang angking galing sa aksyon at komedya sa pelikulang Bullet Train. Kwelang kwento ng kanyang mga co-stars na nakatunggali niya sa pinakamaaksyong eksena ng pelikula, nung una'y nagatubili rin sila na totohanin ang kanilang pakikipaglaban sa Hollywood superstar. You feel like you want to go gentle and easy and then, you know, then he drop kicks you in the stomach and you go, oh, okay. Oh, I get it. We're not holding back. So then I shove his head through a plain glass window and then we go flying out of a door. So, you know, it's got its challenges, but ultimately you're pinching yourself saying like, this is quite brilliant and incredible. And like, look what I'm doing today. I'm doing a David Leitch action movie with Brad Pitt. Yeah. Couldn't be any better. Natatawa rin kunento ni Brian Tyree Henry na gusto lamang niyang mapaganda ang eksena, kaya kinailangan niyang bugbugin ng todo sa camera si Brad Pitt. It helps you the most so that it's the right tone and the comedy part won't be out of place. Well, you figure out what the action is, right? So let's say the action is me smashing Brad Pitt's face into a table. You want to be the best smashing of Brad Pitt's face into a table there can be. Like, you just want to make sure... What we really wanted, honestly, was the audience to go along with us. We really wanted the audience to feel how much fun we were having. You stab me? Mapapanood na sa mga sinihan ang Bullet Train. Mula ang pelikula sa direksyon ni David Leitch, na siya ring direktor ng blockbuster movie na Deadpool 2. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa. Hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya!